CIS para magkaroon ka ng noong. And know what to do. So, ito yung petition for alien fiancee. So, wala rin akong copy. If ever na kunin, at least meron akong copy. The notice of acceptance, NOAA 2. Yung unfortunately, yung NOAA 1 nawawala. So, ang nakalagay lang sa akin is NOAA 2. And tiyanong ko naman kay fiancee kung nasaan yun. Kasi yun nga nawawala. There's no problem naman daw since may NOAA 2 naman ako. Hindi naman daw ako magkukusi ng NOAA 2 kung walang NOAA 1. Memorandum statement of genuine relationship. Ito memorandum statement of genuine relationship. What my friend said is Tagalog na pala tayo. Ayun, gumawa lang siya ng letter kung ano yung ito yung mga nangyari kung paano kami nag-meet, kung paano kami nagkita, kung ano yung mga ginawa namin. Ayun. Exact, nandiyan yung mga exact date. May time pa nga. Ganyan siya sa ako. Okay, obsessive. Ayan. Dito na nakalagay. Tapos, syempre, may signature niya. Ayun lang yung memorandum statement of genuine relationship. And, yung pang-apat na folder ko, yung evidence of financial income and resources ng fiancee. Dito yung form I-130 for affidavit of support. Form 1040 ITR, Federal Income Tax Return, W-2 Withholding Tax Statement, Pay Stub, and Employment Certificate. So, lahat nandito na. Nag-report siya sa isang folder. And then, yung last folder ko is yung aking evidence of relationship. Or yung proof of relationship. Meron akong video na nagawa dito, yan lang. Mga pictures, dapat detailed lang lahat. So, you can search it on my videos. Anyways, guys, good luck and I will share my experience soon. I will, ayan, kwento ko naman sa susunod para sa inyo yung nangyari nung aking visa interview. Unfortunately, lahat to, walang kinuha. Pero ganun talaga, may mga swerte, may mga maraming kinukuha ng documents. Siguro ako lang, napakaswerte ko lang nung time na yun dahil yung aking consul, walang hiningi sa akin. Pero at least, be ready pa rin. Diba? Ready na ready ako para sa interview. And thanks God sa so